kayo karapatang gamitin ng mga kasama namin. Hindi ako magpapakita ng kahit konting awa sa inyo! O eto, Dango, tayo na! Mamaya ka na, Idan! Prison Captain! Tama ako sa galing ninyo, pero kahit gaano kayo kagaling, hindi niyo siya matatalo! Kumoryu! Uragiri! Ako naman! Idan, ikaw naman! Doton! Sinuka ako! Ngayon lang kita nakita ng malapitan sa tunay mong anyo. Tinadhana talaga ang pagkikita natin muli. Sisiguruhin ko sa iyo na dito matatapos ang lahat. Iri, pagalingin mo agad sila. Kulhiki, Sancho! May pagsabog. Ayos lang naman. Ramdam ko pa ang chakra nila. Buhay pa silang lahat. Bomba! Sige, subukan mo! Kurohige! Higi Sandbats! Magaling ang ginawa mo, Omoy! Ituloy natin ngayon ang laban natin. Alusay, ayos ka lang ba? Sa wakas, nakita ko na rin ang iginuhit mong matagal ko nang gustong makita. Sai. Salamat. Ay, ano na bang nangyayari? Mapapagsakin ang isang buong bansa! Ginamit mo noon si Kabuto para maging espiya. May mga puppet master sa hinaharap na siyang magmamana ng kaluluwang mananaan sa kanilang mga sarili. Tama. Yan nga ang tunay na uri ng sining na aking hinahangad. Iwanag! Ang tunay na sining ay isang pagsabog! Ano ka ba? Nakikinig ka ba sa akin, Sasori? Kankuro. Ano yun? Inihahabilin ko sa iyo ang ama at ina ng mga puppet ko. Oo naman. Naiintindihan ko ang lahat. Pero yung maingay, nandiyan pa rin. Ang akala nating lahat, perfecto na talaga ang Edo Tensei. Pero mukhang meron pa rin butas. Sai, Omoy, Saji, humanda kayo sa pag-ambush. Sige! Hindi pa siya pwedeng mamatay. Hindi. Tapusin na siya. Kwento ko na ba sa'yo? Kailangan ko ng buhay na katawan para sa Edo Tensei. Anong kailangan kong gawin para magtiwala ka? Sabihin mo lang. Lahat ng lihim ng teknik na yon, syempre, kasama na kung paano ito mahihinto. Paano kung tumanggi ako? Siguradong hindi mo makukuha ang pinakaasam mo. Gaya ng sinabi ko, hindi pwede ang babaeng ito. Ginamitan ko sila ng genjutsu mula sa Sharingan simula nung kinuha ko sila. Handa ang lahat para sa'yo. Pinatay ko na yung isa. Gamitin mo na itong natitira para ipakita ang Edo Tensei. Hayaan mo munang ipaliwanag ko ito. Itinuturing ko ito bilang isang uri ng summoning technique. Kahit na isang maliit na bahagi lang ng laman, kung wala sa kabilang buhay ang kaluluwa,
Hindi pwedeng gamitin ang Edo Tensei mula sa una hanggang ikaapat na Hokage. Tama ka. Mahirap i-identify ang mga nabubulok na katawan. Ilang beses na rin ako nabigo. Ito ang... At sa sandaling utusan ko siya, magbabalik ang lahat ng abilidad niya nung nabubuhay pa siya. Nato, kaya ko rin muling ibalik ang mga pambihirang kapangyarihan gaya ng Sharingan at Rinnegan ni Itachi. Nasa ilalim naman ang karagatan ng bangkay ni Jiraiya kung saan napakalakas ng pressure. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa teknik na ito, wala tong dalang anumang panganib. Walang dalang panganib ang Edo Tensei sa gumagamit ng teknik na ito. O sige na nga, may isang panganib. Pero ang isang scholar na gaya ko ay hindi naghahangad ng kasikatan. Magiging target kasi ako mo. Kung may panganib man ang teknik na ito, yun ay ang nabigyan kita ng information tungkol dito. O binanggit sa akin kung paano ihinto ang Edo Tensei. Ah, oo nga pala, munti ko na malimutan. Sunod na signs, dog, horse, tapos tiger. Gamit ang Sharingan mo halimbawa. Di pa ako ganung katapang para magsinungaling sa'yo. Aalis na ako. Sinusundan pa rin ba siya ng puting isetsu? Kundi dahil sa intel ni Aburami Muta, sigurado nakalampas na ito sa akin. May bagong intel! Sa wakas... Reinforcements. Okay. Kiba? Sino? Yoton! Kaido Shotsu! Saji, ngayon na! Okay! Tayo na! Hindi ka ba nasaktan sa pag-atake nila, Sabusa? Hey, Jets! Makio, Hyosho! Kung ako sa'yo, huwag ka munang kampante, Sai. Mukhang hindi naman ako napunta sa impyerno o sa langit. Hintayin natin ang signal ni Captain Kakashi. Sabusa! Haku! Pigilan mo kami! Sai, masdan mo. Ang demonyo si Momochi Sabusa at si Haku ng Ice Style. Malapit na ako, mawala ng malay. Buwis eh. No, mukhang hindi biro ang Sabusa na yan. At ganun din ang batang kasama niya. Tigilan niyo sana kami ngayon. Sige na. Masaya ako namatay bilang isang tao. Maraming salamat. At sila kay Genkai Ninja. Ninpo! Kilig ako na teknik! Alam mo, hindi ko makita ang paligid. Sakura, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Namamify siya. Saktan! Bakasyan! Shuriken! Sir Guy! Hindi ito ang oras para iyakan ng namatay. Maliwanag ba yun? Opo, Sir Guy! Sabuni, tik-tik! Hindi maganda to! Seven Swordsmen ng Bayan ng Kiwi. Ano nang balita sa grupo mo, Ensui? Parating na sila rito. Tayo na, sabi-sabi tayong matake. Tayo na, sabi-sabi tayong matake.
dapat nating gawin laban sa mga ganyang kalaban. Masyado silang malalakas kahit pagtulungan pa natin. Mukhang dala nila ang mga espada nila. May iba sa kanila na walang hawak. Ang gawin natin ang paraan ng hamog na to kung hindi dehado tayo. Kung ganun, may naisip ka bang plano? Meron. Lee, magsakot ang teknik ka. Magbaback ang teknik naman ako. Naintindihan ko. Muna sa akin. Ensui, bawasan mo yung lakas ng Kagishibaru teknik at tumutok ka lang sa mga ikikilos ko. Pag naramdaman mo na si Zabuza, dahil nasa ilalim ako noon ng Kagishibaru, dalhin mo ako sa lugar kung saan kuslaban ako kay Zabuza at saka ako tatapakan ang anin niya. Tanggalin mo ang kakayaan niyang kumilos sa pamamagitan ng Lunushibari teknik. Okay! Gawin na natin! Tayo na! Bantayan natin lahat si Captain Kakashi! Okay! May iba pang mahuhusay bukod kina Kisame, Zabuza at Chojuro. Ang una, si Ringo Amayuri. Pangalawa, kilala sa paggamit ng espada. Siya si Akebi no Jinin. At si Kuya Rarare Kushimaru ang kilala sa paggamit mo. At ginamit yun muna si Jinpachi. At ang Daito na tinatawag na Samehada, si Suika San Fuugi, sa pitong espadang yon na tinuturing din Second Coming of the Demon, ay ang nakatatanda kong kapatid, si Hosuki Mangetsu. Yung espada ba na nahati mo sa dalawa? Mas maganda siguro kung gagawa ka na lang ng isang panibagong espada. Ang kubikiribocho, hindi nasisira o nabubungi. Hindi. May kakayahan yung ayusin ang sarili nito. Ayos! Nakita ko na siya! Shinten-shin technique! Pagbutihin mo, Captain Kakashi! Hindi pa niya ako napapansin. Kaya ko to! Captain Kakashi! Nilagyan ko ng anino ang isa sa kanila. Ang kaso, hindi ko masyadong maramdaman ang pangalawang anino. Nga pala, Sir Kakashi, meron ba ako itatanong sa inyo? Pareho ko silang gusto! Ayos lang. Yun din ang nararamdaman ko. Ensui, igapos mo na! Yun ang mo dyan. Okay. Pagprotekta sa paraan ng pagkamatay niyo. Lalo na dahil ako ang pinakauling yung nakalaban. Maki, ngayon na! Okay! Ayos! Mas makikita na natin yung nakalaban! Say, yung Fuwin technique mo ang susunod natin gagamitin. Kaya maganda ka na. Pataong ito, maiksi na lang pasensya ko. Ilang libong technique na rin ang nakopya ng copy ninjutsu ko. Si Lola Chiyo. Katang. Masyadong mainit dito. Baka hindi magtagal sumabog na ako. Hindi, nagkakamali ka. Akatsuki at ang mga ninja ng Five Great Nations. Kaya wala akong intensyon na tulungan ka. Nakinig kayo. Huurong tayo, hintayin yung hudyat ko. Suga! Haksho! Kaiten! Mag-iingat ka, Neji! Masyado marami ang kalaban natin! Iparating ka agad ang bagong order sa iba! Meron mensahe mula sa headquarters. Isang bagong order. Okay, sige. Sabihin mo na sa akin.
Ito na kaya yun? Yun ang kalaban! Bakit hindi ko siya napansin? Hindi, Mahat. Kung gano'n, hindi ito yung tamang lugar. Kainis, nakataka siya. Bakit ba kailangan pa nilang pagdiskusyonan ng tungkol sa parangal na yun? Parte kasi yun ang trabaho nila. Masyado yata nilang minaliit ang kakayahan ko. Hindi ba, Black Zetsu?